Magsitayo po ang lahat. Sakdalinis kami ay ini sa Diyos ama namin awang binibiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Halina, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ang angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang dinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon nalulukluk. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsiyot tayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwi na. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroon ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagugulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ika'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong kay dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita po natin ang pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. Para po maunawaan natin, bakit ba natin pinagdiriwang ang pagkareynang ito ng Mahal na Birheng Maria? Ito po ay sinimula ni Pope Pius XII, Papa Pio XII, na magkaroon ng kapistahan ukol kay Maria bilang reyna. Ina nating lahat na marapat lamang natawaging reyna. At ito po ay nakapetsa sa ibang araw, hindi po sa araw na ito. Pero dahil po kay Pope Paul VI, minarapat po niya na ilipat ang kapistahang ito ng August 22, 8 araw matapos ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Kaya noong ang Mahal na Birheng Maria ay inakyat sa langit, sinasabi nga po, matapos ito, siya po'y kinoronahan bilang reyna ng sanlibutan. Marapat lamang natawaging reyna ang Mahal na Birheng Maria sapagkat siya'y naging sisidlan ng ating simbahan. Siya'y naging ina ng ating Panginoong Kristo. Siya'y naging ina ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa mabuting balita pa lamang, paano ba talaga nagiging reyna at karapat dapat na koronahan ito? Alam niyo po kung ano po ang katanging pinakita ng Mahal na Birheng Maria? Unang-una po ay ang kanyang pagiging masunurin. Sinabi ng Anghel Gabriel na magkakaroon siya ng anak lalang ng Espiritu Santo. Nagreklamo ba ang Mahal na Birheng Maria? Di ba hindi? Ang sinabi lang niya, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Hindi siya humindi, bagkos sinabi niya yung ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Naging masunurin ang Mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos. At dahil sa kanyang pag-oo, dahil sa kanyang pagsunod, naligtas ang sanlibutan. Dahil ang salitang pinangako sa lupang tipan, naging laman na isakatuparan dahil sa kanyang pag-oo, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pwede po nating tularan ang Mahal na Birheng Maria sa pagiging masunurin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagbibigay ng ating sarili, hindi para magpakitang gilas o magpakitang tao, kundi maging totoo at ganap sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo nagiging masunurin at binibigay natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos, alam niyo po kung ano po natututunan po natin dito? Na isang katangian ng Mahal na Birheng Maria, banal. Pagiging banal. Ang pagiging banal po mga kapatid ay hindi po nasusukat sa dami ng ating rosaryong dinasal. Ang pagiging banal ay hindi nasusukat sa gano'ng katagal lumuhod o namimintuho. Bagkus, ang tunay na kabanalan ay yung bang humarap ka sa matinding pagsubok, pagkukulang, pagkakasala. Pero naroon ang pagnanais mong makabalik sa Diyos. Your struggle to go to God is your way to holiness. Your experience of humiliation is a key and road to holiness. Ang Mahal na Birheng Maria po'y hinarap po ang lahat ng ito. Kaya po marapat lamang na siya'y tunay na modelo ng kabanalan ng lahat ng mga Kristiyano. Mga kapatid, sa panghuling bahagi po ng ating pagninilay, ang pagiging reyna ay hindi lamang nakasuot ka ng korona. Ang pagiging reyna ay hindi yung namumudmud ka ng pera. Ang pagiging reyna ay hindi po yung pagkakaroon ng maraming kayamanan, kapangyarihan at karangalan. Ang pagiging tunay na reyna tulad ng Mahal na Birheng Maria, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kabanalan patungo sa Diyos,
pakikipagkapwa upang ang kapwa-tao'y maligtas ng lubos. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, tularan natin ang mahal na Birheng Maria, ang ating reyna, modelo ng kabanalan, modelo at daan ng kaligtasan patungo kay Kristong ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghahatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Sa bawat panalangin nating tutugon, sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa panalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod ng kailangan nila, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong gunugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap sa sakalooban sana kami nang naghahain ng kanyang kalinisinisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan na Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kapatian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa natin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Santa Maria.
sa Diyos Ama upang si Kristo'y aming antungan sa dulo ng landas matagpuan. Santa Maria, mahal namin ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama upang si Kristo'y aming antungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa dulo ng landas matagpuan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon, at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation ngayong gabi, August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eukaristiya. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Aldwin Ivan M. Herolao, formator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba at mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamagitan krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila na ang pangako nila noon sa binyag na ikay kailang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,